exciting itong itatanong ko kasi nga talagang curious talaga ako ever since mga mamshi. Oo. So, gusto kong malaman kung paano ka nagsimula sa show business, Miss Sunshine. Okay, medyo mahaba yung storya na yan, ha, mamshi? Pero paiiksiin ko sa abot ng aking makakaya. My mom used to be a producer. She used to produce for movies and actually nag-produce din siya dati dito sa Channel 2 ng TV show, yung Talents Unlimited. I don't know if you can recall that, but that was a show produced by my mom. So anyway, to cut the long story short, she was a part of the Producers Guild of the Philippines, and pag meron silang mga events or parang may gathering, join ako. Eh, makapal yung face. So, pag sinabi ng mga produ na, sige nga, sing ka nga, sige nga, karay ka, go! Ganon, makapal talaga yung face ko. Tapos, nagkataon, kinuha ako ng isang producer to be part of God's Little Children. Ayan. So, that was my very, very first project. I was 3 years old. Tapos, grabe, ang linya ko lang naman is, Mama, gutom na ako. Para lang akong sinalingkit. Tapos, pag nag-iiyakan daw, lumilingon ako sa katabi ko, tapos ganyan. Pag nakita kong pareho na silang umiiyak, automatic, iiyak din ako. Ay, artistahin talaga. Okay. Uy, pero yung linya na yun, Mama, gutom na ako, kahit 3 years old ka noon, tagang ginagamit pa rin niya ng aming mamshi ngayon. Mama, gutom na ako. Garing na, charing lang ako. Mama, gutom na. Gusto mo na ako. Akala ko ano yung sasabihin. Kasi gutom ka lagi eh. Hindi. Okay, Easy Sunshine, syempre nagkasama din kami, no? Meron din kami mga pinagsamahan nung kami ay mga bata pa. Yes! Hindi, ate ako. De, from a child star to a multi-awarded versatile actress. Diba? Pero maliban sa husay mo sa pag-arte, Shine, sinasabi nila na talagang ang galing-galing mo mag-memorize. Okay, so paano at kailan nagsimula ito? I don't know how it came about. Basta parang it was always easy for me. May para akong photographic memory pagdating sa dialogue. So, nung grade school din ako, lumalaban ako sa mga declamation contest, nilalaban nila ako. Parang natural sa akin yung pagmememorya, but I'm very bad with names, numbers, addresses, and faces. Unfortunately. Actually, magandang training kasi yung pag-declaim. O kung sa school ka, kung declaimer ka, ganyan. Pero, nung nag-40 ako, nawala na yung memorization. Lagot. Kasi super declaimer din ate, ako eh. I think, Mom, si Carla, it's because of the anesthesia pag nanganganak tayo. Sorry. Oh, yeah. Big factor yun. Oh, eh, nakaapat ako talagang makakalimutin na. Ay, nako. Pero sabi mo nga, di ba, magaling ka mag-memorize at dun nga, pagdating sa pangalan at saka tao, birthdays, meron na bang incident? May nare-recall ka bang incident na talagang, ano nga, sino nga ito? Or meron ka bang actually, Jo, madaming experience na ganyan. Because I'm a very big hugger. Ano talaga ako, yung pagdating ko talaga yung, hi, hello, ganon. Kanina. Ang taas-taas ang energy ko parate. Tapos, naku, pagtakbo kong ganon, wrong person. May mga ganon akong incident. So, ngayon parang nag-iedad na din. I'm turning 38 this year. So, medyo malabo na rin yung mata ko. So, I'm very aware na ngayon na huwag masyadong mataas yung energy. Baka mali na naman yung mayakap. Tsaka, syempre, social distance. Yes! Mabuti na lang, no? Saved by the bell. Yes.